ばんは。もしもしみぽーん。Ako sa trabaho. Ito ang kalaban ko dito po yat, waiting for the time of round. Nagra-round ako ng ano, every 2 hours. Habang waiting, kung ano yung kinakaligot, kain ng snack, FB. Pa kami dyan. Yan, may halaman ako dilalawa sa aking dining waiting area. Yan. Ay, may mga binigay pang prutas. Masarap magtrabaho dito. Maraming libre. Muna sa station. Yan, mga tulog sila. Ako lang mag-isa. Ikot-ikot muna dito. Magsumba-sumba. Yan. Dito ako nakaabang lagi sa elevator. Kasi baka may lumaba. Lagi sa station. Trabaho. 3 times a week yan. Ang aking trabaho. Maya-maya lang magpapainom na ako ng gamot ulit. Nag-exercise muna ako. Mamaya magsumba-sumba ako. Yan ang ginkan or entrance. Sa harap ang highway. Kaya hindi siya nakakatakot. Maraming sasakyan. Yan, ang mini salads. Diyan ako minsan nakahilahilata. Ayan yung halaman ni nirehabilig ko. Ayan, ang ganda na. Laki na. Dati dying na siya eh. Ngayon, laki na. Magbibigay na ako ng gamot. Ay, hindi pa pala. 15 minutes pa. 15 minutes pa. Wala akong isusulat ka ano ngayon na report. Waiting lang ako. Pag may nurse call, ayan. Takbo ako. Isa na lang painumin ko ng gamot. Ayan, napainom ko na sila lahat. Hello! Mom. Exercise muna. At ang aking bilbil lumalaki. Wala akong ginawa dito. Paupo-upo lang. Kaya yan, malaki aking bilbil. Yan, binigyan ako ng alaga. Simbo. Masarap siya. Tapos, ayan, milk, coffee, latte. Minigyan ako. Ito din masarap. Tapos na ako maggawa ng report. In-input ko na siya dito. Bukas ulit ng umaga. Kaya ako magdala ng base.
alam mo nga pupunta ng day service bukas, ayun, nakajumbi na sila. Ready na, ready to go. Bukas na umaga. Mamaya, mag-facial-facial na ako bago ako maidlip. Mag-iidlip ako mamaya. Facial-facial muna, mamaya. Dala ko yung cream ko. Collagen cream. Mamaya, facial-facial ako. Medyo haggard na ang aking face. Hindi ko nadala yung lip cream ko. Medyo rough yung aking lip. Hindi ako nagugutom. Dami ko kinain kanina. Tanghali sa church. Nagluto ako ng munggo kanina at munggo at yakisoba. Dami ko nakain. Tsaka dami rin dala ng food ng mga kasister ko. Kaya marami kami kinain. Kape-kape muna. Hindi na ako mag-dinner. Ito lang. Na akin. Konting isnak-isnak yun. Sarap. Ay, aakyat mo na pala. Ilock ko yung ano. Ilock ko yung kantin. Saka ako babalik dito at painaman ka ng ganitang isa. Yan. Aakyat mo na ako. Pag yung nurse call, kaya pag may nag-call, takbo ako. Yan, kita ko ng third floor. Ito ang aking trabaho. Sa night shift, ito lang. Yan. Ito ako lagi. Ito ang aming shokodo. Kainan yan. Dining place. For 20 people. Ilalak muna siya. At baka may pumasok. Kasi delikado baka may tumasok. Yan. Lock na siya. Kasi ang third floor dito. Mga tulog sila lahat. Bukas, iyan ako sila. Ibabayitan ko sila. Dito ang unahin ko sa third floor. Kaya nakajumpi lang. Nakarili na ang pangbaitan at kanilang kalte. Ayan. Kanilang kalte. Nakajumpi. Naka-ready na siya dyan. Para bukas, hindi ako nagmamadali. Naka-ready na siya. Yan, maganda dito sa third floor. May plamot. May pabulaklak si Mayo. Yan. Yan, nalak ko na siya. Balik na sa baba. Diyan ulit. Mamaya magsumba-sumba ako ulit. Bukas magkaroke kaya ako.
Bago lang tong building na to, kaya maganda. Malinis. Ayan. Papainom muna ako ng gamot. Ay, may 5 minutes pa pala. 5 minutes pa. 5 minutes more. Wait muna ako. Wait muna for 5 minutes. Kailangan eksakto sa oras. Nawala na yung mga puti ko. Nakulayan na kasi. Yan. Kanta-kanta muna kaya ako. 5 minutes. Iisip kaya akong kanta bukas. Karaoke kaya ako. Maghiyaw-hiyaw bukas. His outlet. Mamaya, kwento ko pala yun, guys. O ano, bakit ako nag-YouTube? Bakit ako gumawa ng account sa YouTube? Kwento ko mamaya. Ang dami kong binapanood na vlogger. Ay, hindi, hindi. Nung umpisa pala, mamaya na, mamaya na. Hindi dapat ako mag-vlog. Meron lang akong sinuportahan na isang taong napaka-importante sa buhay ng mga Pilipino. Kaya ako nag-vlog-vlog. Gumawa ng YouTube account. Maraming nagmamahal sa kanya. At mahal namin siya dito sa Japan. Super bait niya kasi. Yan. Painom na ako ng kanina. Wait lang. Dito ako sa first floor. First floor siya yan. Dito ang huling painumin ko ng gamot. May 3 minutes pa. 3 minutes more. Thank you.
Yasmina san. Hi. Yan, nakainom na siyang gamot. Waiting ulit ako. One hour waiting. Nine-thirty pa lang. Naku po. Mahaba-haba pa. Mag-break time ako mga 11. 11:30. Ganun. 2 hours. 2 hours lang ang break time. 11:30 to 1:30. Ilip ako. Pero yung to, hindi talaga ako nakakatulog. Ayan, may 1 hour pa tayo. Ganito ko yung ano. Bakit ako mag-start mag-vlog at bakit ako gumawa ng YouTube channel? Kasi pinagtanggol ko lang po si Boss Evelyn, Sir Evelyn. Napakabait na kasing tao. Tumutulong siya sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa Japan. Sa Japan, marami siyang tinutulungan. Friend ko yung dalawang ninang niya dito sa Japan. Kaya ako siya sinusuportahan. Kumuha ako ng YouTube channel para supportahan ko siya. Ipagtanggol sa mga bashers na ewan, naglipa na, kung saan hindi mo alam po saan ang galing. Mga binayaran siguro na makaaway. Matagal ko nang sinusubaybayan yung ang buhay ng ni Sir Evelyn. Tsaka nag-aral ako ng ano ng history ng Pilipinas at yung Maharlikan. Tsaka yung Maharlikan Royal Family. Pinag-aralan ko siya. So, matagal na alam ko na yung story tungkol sa kanya. Pero hindi ko kinikwento kahit kanina. Dito lang. This light lang. Alam ko yung pinagbulan niya sa history. Alam ko kung anong kalagayan niya. Alam ko na. Anong tayo ito? Basta. Hindi ko siya kikwento. Ganun lang. Tapos ito, lagi ako nasa shout out. Nasa shout out ako lagi ni Sekyama. Nung umpisa ni Sir FLM, shoutout ako. Kahit wala akong YouTube channel, ano lang, account lang. Wala pa akong picture nilagay nun sa, ano, sa YouTube account ko. Pero nasa shoutout ako kasi panay good comment yung comment ko. Tuntua naman ako. Tapos, ayun, inabot na ng 8 months, mahigit. Saka lang ako ginanahan mag-vlog-vlog kasi itong mga pamangkin ko, inuudyo ka na ako mag-vlog. Sige doon mag-i-edit ng videos ko. Eh, nung umpisa para ayaw ko pumayag. Bandang huli, parang ginanahan na ako. Nag-try ba ako nagkuha ng video. Kung saan ako pumunta. Kaya lang maikli lang. Kasi hindi ako marunong mag-video. Tapos mahihain ako. Pero nung 58th birthday ko, napakanta ako. Kasi ang bisita ko is dalawang singer, sikat na singer dito sa Japan. Nakaduet ko, sikat na King of Jazz dito sa Japan. Tapos Diva of Japan. Kaya napakanta ako. Kaya lang may silang yung kuhang video ng anak ko. Yung video nakapos sa YouTube channel ko, yun ang iksi, putol. Pero tuwa ako kasi nakakanta ako kahit pause ako noon eh, kasi anilagnat ako nung before nung
party ko. Nalaglat ako ng 2 araw. Tapos nabaga yung lalamunan ko. Pero nakakanta pa rin ako. Tatawa ako. May video pala ako. May putol nga lang. Yan. Basta. Masaya lang ako. Masaya lang ako ngayon. Parang feeling singer ako dati. Habi ko ang pagganta pero mahihiya. Nahihiya ako man sa harap ng maraming tao at sa harap ng camera. Pero ngayon medyo kumakapal na face ko. Kakapalan ko pa. Para magkanta-kanta na ulit ako sa YouTube. Ay, bibili ako ng mic, tsaka. Meron karaoke sa bahay, yung anak ko lang kumakanta. Hindi ako kumakanta sa bahay. Tulog lang ako sa bahay. Kung anong ginagawa, mag-plant, mag-gardening, maglinis, maglaba, magkalikot ng kung ano-ano. Pero next time, kakanta ako. Wait, you guys. Ipo-pause ko yan. Minitan ako ah. Tama, minitan. Ay, liyad-liyad pala ako. Kaya mainit. Pag nilamig ako, saka akong magbeso ulit. Hindi ako naka-uniform ngayon kasi. Linggo ngayon, hindi ako mag-uniform. Pag weekdays lang ako mag-uniform. Pag Sunday, ng gabi, walang pumupunta ang mga kamag-anak. Kaya hindi ako mag-iwag pa. Pag-weekdays. At saka ngayon, bawal na palang gaano bisita. Dalaw, bawal gaano. Hanggang ano lang, hanggang pintuan lang. Hindi sila pwede pumasok sa loob. Kaya gusto ko dito. Yung dati ko kasang trabaho. Malaking ospital. Kailan ang daming tao, kaya tumigil ako dun. Doon lumipat ako dito sa private. Na ano, home for the ages. Kaya ito, malaya. Isa ako, wala akong stress. Ay nga lang, pag may nagpasaway, ako ang gagawa ng paraan, gagamitin ang utak, kung paano gawa ng paraan, kailan meron ka nito, meron ka nito. Yung dating alaga ko noon, napakabait. Nasatsong mayaman. Grabe. Na pumanaw siya ng 2 years ago. Grabe. Napakalungkot ko nun. Bait. Super yaman. Sunod yung layo ko dun. Kaso pumanaw niya. Kaya ay balik ako sa normal. Para ako na naginip lang noong time na yun. Ako ilang taon na naginip nung napakasarap ng palaginip. Sunod layo ko. Tapos, lahat ng pagkain masasarap, libre lahat. Ngayon, kayod marino muna ako. Hanggat kaya. Para sa akin, pamilya. Para sa ekonomiya ng pamilya sa Pilipinas. Need nila ng ayuda, especially na grabe, nalulungkot. Wala talaga ako sa ano. Nangyari sa Pilipinas. Kaya lang wala tayong magagawa. Bahala na ang Diyos. Bahala na sa Papa. His will must be done on earth because must be done in heaven. It's already done in heaven, so it must be done on earth.
So, God's plan is better than human being plans. So, ang magagawa lang natin is pray. Para lumaban sa buhay at ano pa? Just pray. Ask help from Papa God. Na malagpasan lahat ng hirap. Tuloy, hindi pa gaano mahirap ngayon na darating ang araw na mas mahirap pa dadanasin ng mga tao. Kailangan maging ready tayo. Kasi pag malapit na talagang supilin or ang lahat ng masasama, siguro mas matindi yung dadanasin ng mga tao. Especially ang mga tao ng Diyos, nagmamahal sa Kanya. Kaya kailangan natin ang sabi nga sa Bible, we must put an spiritual armor from God para malabanin natin ang ating kaaway, dahil ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. Teka, bye-bye muna. Mag-CCR muna ako. Bye muna. For now. Magliad-liad pa ako. Prepare muna ako ng Painom ulit ako ng gambot maya-maya. 1 hour. One hour more. Bye. Sa Pilipinas, ingat kayo lahat dyan. To my family, I love you. Love you so much. I love you much. I love you very much. Mama, I miss you. Magagambar pa ako para sa inyo. Bye.